Samantala, isa namang grupo ng mga guro ang nanawagan sa Department of Education na siguruhin ang kaligtasan sa mga paaralan sa iba't ibang panig ng bansa. Para masiguro daw ang kaligtasan ng mga estudyante at mga guro sa panahon ng opening ng klase sa August 22, kaalinsabay ng pagbabalik ng face-to-face klase sa darating na buwan ng Nobyembre. Ayon sa grupong Teachers Dignity Coalition, sa kanilang statement ay nilabas kahapon, nananawagan sila kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ganon din sa liderato ng local government units na paigtingin ng seguridad lalo na sa mga pampublikong paaralan. Sabi ng TDC National Chairperson na si Benjo Besas, sa school or DepEd cannot afford ng hiring ng security guard sa bawat isang paaralan. Pwede raw makatulong ang LGU na mag-deploy ng barangay tanod sa paligid ng paaralan. Ang panawagan ng grupo ng mga guro ay kasunod naman ng napaulat na kaganapan sa lalawigan ng Camarines Sur kung saan ilang mga guro ang ninakawan at minolestya ng mga magnanakaw nang sila'y makapasok sa school premises. Kaya sila'y ninanawagan sa law enforcement nang mabilis ang investigasyon ng madala sa katarungan ang nasabing mga culprit. Nakikipag-coordinate na raw sila sa mga field officials at hindi maisisiwalat ang detalye dahil naman sa sensitibo ang nasabing usapin. Samantala, sa kaugnay pa rin pong balita, ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa ay inaasang magpapatupad na ng face-to-face classes sa coming school year ng 2022-2023. Ito naman ang maring ipinahayag ng Department of Education kahapon. Bagamat papayagan pa rin daw ang tinatawag na blended learning sa pagbubukas ng klase sa mga public schools sa August 22. Sabi ng spokesperson ng DepEd si Michael Powa, lahat ng paaralan sa buong bansa ay inaasahan na magta-transition na sa loob ng 3 buwan sa in-person classes only. Simula Agosto hanggang Oktubre. Kaya pagpasok daw ng November 22, dapat lahat ng paaralan sa buong bansa ay in-person classes na. Maliwanag daw ang DepEd Order Number 34 na after October 31, which is November 2, moving forward, in-person classes will be mandatory. Sa mga may exemptions, limitado lamang daw ito sa highly exceptional cases at dedeterminahin isa-isa ng DepEd kung anong mga paaralan ang pwedeng pumatak sa exemption. Umaapila din ng DepEd sa mga private schools na hayaan silang umaapila ang mga private schools sa Department of Education na hayaan silang magpatupad ng kanilang sariling sistema ng flexible learning modalities gaya ng pag-offer ng hybrid or fully online classes. Pero sabi ng DepEd, pag-aaralan pa nila ang mungkahing ito. Noong July, ang Coordinating Council ng Private Educational Association sa COCOPEA ay nagsabi na kung hahayaan ang pribadong paaralan na magpatupad ng flexible learning modalities, makapagbibigay ito sa mga magulang, lalo na sa mga magulang na takot pang papasukin sa paaralan ng kanilang mga anak ng mas maraming mga options. Pero ayaw ito ng Department of Education. Sabi ng DepEd, bagaman kinikilala nila nakikita nila ang pangamba ng pribadong paaralan, ang direction daw ng departamento sa school year na ito ay magbalik sa face-to-face classes. For now, just to be clear, ang transition period ay from August 22 to October 31. November 2 onwards, ang direction ay mandatory in-person for all schools. May mga pag-aaral daw na may learning loss, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang mga bansa sa pagkapatupad ng online classes. Sa Pilipinas, maraming nagiging out-of-school youth for several reasons. Ilan daw sa mga ito ay napersang huminto ng pag-aaral sa panahon ng pandemic dahil wala silang sapat na pera pambili ng gadgets o pagbayad sa internet connection na crucial para sa distance learning.
kaya daw ibinabalik na ang in-person classes. Pero sagot ng mga nasa pribadong paaralan, hindi sila masyadong apektado ng ganitong problema. Ito ay problema ng nasa pampublikong paaralan dahil marami sa pribadong paaralan ang mga estudyante may kakayahan sa kanilang gadget at pambili o pantustos ng pangangailangan sa internet connection.